Kamusta mga ka-Unli? Handa na ba kayo sa ating panibagong istorya? Narito muli tayo upang pag-usapan ang isa sa mga taong naging parte ng kasiyahan ng mga Pilipino. Tama, isang komedyanto muli ang ating katunghayan. Ating alamin ang talambuhay ni Cirpriano Cermeño, o mas kilala sa pangalang Redford White. Dito kung saan Unli ang kwentuhan na may kabuluhan. Dito sa Unli Stories. Noong bata pa lamang siya, ay may talento na siya sa pagpapatawa. Kaya naman, mabilis siyang nakapasok sa industriya ng komedya. Damay tayo! Pag nagsarado ang kumpanya, mawawala ng tayo ng trabaho! Di ba, Elvis? Ang tindi mo, John. Natusok ka na, kain ka pa rin. Hindi siyang nakilala sa telebisyon. Noong huling bahagi ng 1970s, sa ginampan ng sitcom nito sa school Bukol. Dahil sa karisma niya magpatawa, ay mabilis siyang sumikat at bumida sa ilang palabas noong dekada 80. Nakasama siya sa palabas na Bonnie at Clyde, Dracula at Tarzan. Pagkatapos ng ilang taon ay bumida rin siya sa sitcom na Body and Soul kasama si Eric Kison at nagpatuloy pa nga ang kanyang karera at bumida sa mga palabas na Hale-Halehoy, Laging Panalo Mga Unggoy at Habadabado, Puti-Puti Po. Tintin, ang ganda ng mga mata mo. Salamat. Tintin, ibubuhos ko ang lahat ng loob ko. Kaya lang. Kaya lang ano? Bawal umihi dito. Ano? Bastos! Pero paano nga ba nahuli ni Redford White ang kiliti ng mga Pilipino pagdating sa komedya? Hindi niyo ba natatanong kung bakit may maputing balat si Redford White na angat sa kulay ng mga Pilipino? Si Redford White ay pinanganak na may albinism na kung saan nabuo ang kanyang screen name na White. Si White ay kabilang sa mga albino. Ang albinism ay isang skin disorder na kung saan ang produksyon ng pigment ng melanin ay kakaunti. Ang melanin ay kulay na responsable sa pagpapabrown o pagpapaitim ng ating balat, buhok at mata. Ang albinism ay habang buhay na kondisyon. Ngunit wala naman itong masamang na idudulot. Sa katunayan, ito pa nga ang naging daan upang magkaroon siya ng maraming kaibigan. Naging mabuting kaibigan niya si Eric Kison na nakasama niya sa Body and Soul. Isa rin si Vic Soto sa nakasama niya sa sitcom na Daddy Didodo. Ang mga awit na si Jim Paredes at ang komedyanteng sina Leo Martinez at Gabby Mercado. Hanggang naikasal siya sa kanyang asawa na si Elena Cermeño at nagkaanak ng babae na si Jeru. Ang mga huling palabas na ginampanan ni White sa telebisyon at pelikula ay ang School Bukol na sa loob ng 2 dekada at ang Palos na ABS-CBN noong 2008. Alam kong patay! Naingit ka! Gusto mo sabay mamatay? Hindi. Ming! Ming. Ikaw pala ang ming. Akala ko motor na? May itatanong ako! Ano itatanong mo na naman? Under kaya yan? Paano under to? Ming. Pusa ba ako? Tawag ang tawag sa akin, pusa ba ako? Maraming nagawang roles at pelikula sa Redford White na taos puso niyang inaalay ang galing niya sa pagpapatawa sa mga Pilipino. Sa dedikasyon at hirap niya sa trabaho bilang artista, nasungkit niya ang una at huli niyang award noong 1991 bilang Best Comedy Actor for Body and Soul. Sa mga panahong wala na siya sa industriya, napag-alam na nagkasakit siya. Nahihirapan siyang maglakad at tuluyang nawala ng balanse nitong 2008. Tumanggi ito sa suggestion ng kanyang doktor na magpa-MRI. Ang akala niya, ang sakit niya isang vertigo lamang. At noong July 25, 2010, ay binawian siya ng buhay sa edad na 54 dahil sa lung cancer at brain tumor. Ibinuro siya sa Santo Niño de Maligaya Shrine sa Maligaya Parks Division, Caloocan City. Maraming napatawa sa Redford White. Kahit siya'y wala na ngayon, ay patuloy pa rin niya tayong pinapasaya. Sana, kahit anong ganda ng ating karera, ay huwag natin pabayaan ng kalusugan. Paalam, Redford White.
Kung nagustuhan niyo ang aming video, huwag kalimutan yung like at i-share. Maaari din po kayo mag-suggest ng ating bagong tatalakayin. Sana ay mag-subscribe kayo at pakiclick na rin ang notification bell para naman updated kayo sa aming mga bagong video. O sige, hanggang sa muli mga ka-Unli, dito lamang sa Unli Stories. We pray for better days.